Sangkay, good morning! Kumusta po kayo? Welcome back po sa aking YouTube channel. Ayan, kung mapapansin nyo, meron akong lanera. Siguro po naman, alam nyo na kung ano ang i-share ko sa inyong recipe. Ayan, dahil malapit na yung Pasko, siguradong marami pong maghahanap ng ganitong tinapay, chiffon cake. Ayan, i-share ko ngayon sa inyo mga sangkay yung aking recipe ng chiffon cake. Pero bago po natin ipagpatuloy yung video, ay huwag po sanang kalimutan mag-like. Pag-subscribe naman po at pakiclick ng notification bell para kayo po ay lagi updated sa mga upload ko pang mga video. So, ang una nating step mga sangkay ito, kumuha ng ating lanera at banyahan po natin ng lard. At ayan, kung sakaling napanyahan nyo na, ay lagyan na natin ng brown paper. At ito na mga sangkay yung ating lanera ng chiffon. Lagyan ko na siya ng paper, brown paper. Ngayon, gagawa na tayo ng ating mixture, ng ating next step. So, bali ngayon ang next step natin mga sangkay ay gagawa na tayo ng mixture ng ating chiffon cake. Gagamit tayo ng 15 egg. 15 egg lang mga sangkay ang gagamitin natin. Bali, yung 15 egg na yun mga sangkay is paghihiwalay natin yung egg white at saka yung egg yolk. So, mga sangkay, ganito yung aking proseso sa paghihiwalay ng egg white at saka egg yolk. Gagamit lang tayo ng shell ng egg. Yan. At dito yung ating egg yolk. 15 egg po mga sangkay. Yan, ingatan lamang po na mabasag yung dilaw na itlog mga sangkay ha. At ito na mga sangkay, nahiwalay na natin yung egg white at saka yung egg yolk. Bale, i-set aside muna natin itong egg yolk. Dito muna tayo mag-focus sa ating egg white. Okay, focus muna tayo dito sa ating egg white mga sangkay. Bale, maglalagay ako dito ng cream of tartar. At kapag nilagyan nyo na ng cream of tartar yung ating egg white ay i-beat na natin siya sa ating mixer. High speed mga sangkay, high speed. At ayan mga sangkay, kung makikita nyo, nagbabubble na siya, ay lalagyan natin siya ng sugar, dahan-dahan. Ito mga sangkay, lalagyan natin dahan-dahan ng asukal, gagamit tayo ng kutsara. Pero ang ating beat ay medium, naka middle speed. Okay, ay dagdag tayo ng speed. Hanggang sa maubos yung ating asukal. Ayan mga sangkay, ubos na yung ating asukal. Antayin na lang natin siya maging step peak. At ayan ang mga sangkay, kung makikita nyo, sobrang dami, di ba? Iwasan nyo lamang pong malagyan ng mantika, kahit anong klaseng mantika ang inyong egg white para po dumami ng ganito. Dahil once po nalagyan ng mantika ang inyong egg white, ay hindi po yan dadami. So, ganito mga sangkay yung tamang natin ng mixer. Ayan o. Ganyan mga sangkay pag ginanyan nyo siya. Ayan o. Pag-beat natin mga sangkay. So, ngayon mga sangkay, yung next step natin ay tatabi muna natin to. At punta naman tayo sa ating isa nating bowl, yung ating egg yolk. Ito yung ating egg yolk, di ba? Bali, maglalagay tayo ng mga ingredients dyan.
Sa ating egyok mga sangkay, mag-addayan ng asukal, vanilya, isang takip lang, mantika, tubig, at i-mix natin sa kahit mga ilang ano lang, seconds. Mix lang natin, mahalo lang natin yung egg yolk sa ilalim. Yan. So next natin ingredients mga sangkay ay cake flour at baking powder at mixer na rin po natin to. Dahan-dahan ikot lang muna mga sangkay para hindi po magtalsikan yung ating cake flour. Ngayon kapag nahalo nyo na yung harina ng maayos, yung hindi na siya magtatalsikan, na pwede natin bilisan yung ikot ng ating mixer. Ngayon mga sangkay, kung sakaling nahalo nyo na ng maayos ang inyong second mixture ay punta na tayo ngayon sa ating next step. Okay, kung mapapansin nyo mga sangkay, ito na yung ating egg white. Bali, sinalin ko na siya ng ibang lagayan at ihahalo na natin ngayon yung ating second mixture dito sa ating egg white. So, halo lang natin ito mga sangkay. Samahin na natin sila. At kapag napagsama nyo na sila ay haluin po ng maayos. At ngayon mga sangkay, kung sakaling nahalo nyo ng maayos, makikita nyo naman po kung nahalo nyo na maayos, eh pantay na po yung kulay nila. Wala na po yung puting-puti at wala na rin po yung madilaw masyado. Pantay na po yung kulay nila. Ay, pwede na po natin ilagay sa ating lanera ng ating chipon. Okay, mga sangkay, lagay na natin sa ating lanera. At pag nilagay nyo na sa lanera mga sangkay, eh, pwede nyo na kagad isalang to. Yan, salang na natin. At ito na yung ating chipon mga sangkay, sinalang ko na. Bali, yung init ng ating oven ay medyo mainit lamang po, katamtama lang yung init. At ang laki naman po ng kanyang apoy ay katamtama lamang din po. Huwag pong malakas na malakas. Yan. So ngayon mga sangkay ay abangan na lang natin kung ilang minuto natin siyang lulutuin. Okay. Mga sangkay, check na natin yung ating chipon. Yan, after 55 minutes na aking sinalang mga sangkay, ito na. Ito na yung ating chipon cake. So mga sangkay, ito na yung ating chipon cake after 55 minutes. Ito na yung ating chipon mga sangkay, after 55 minutes, naluto siya. Antayin na natin siya mga sangkay lumamig para maalis natin siya sa ating hulmaan. Finished product ng ating chipon cake mga sangkay, ayan. So mga sangkay, huwag po sana kalimutan mag-like, paki-subscribe po at paki-click ng notification bell para kayo po ay laging updated sa mga upload ko pang mga video. So ayun mga sangkay, see you on my next video.